Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Umaani ng kabi-kabilang batikos sa isang resort sa Bohol na itinayo sa gitna ng Chocolate Hills. Pinaimbestigahan na yan ng Senado lalo't itinuturing na protected area at UNESCO Global Geopark ang Chocolate Hills. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, inisyuhan na nila ng closure order ang naturang resort noon pang September 2023. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Malawak na swimming pool with slide at may cottages pa. Swak na selfie spot, lalo ngayong paparating na ang tag-init. Pero hep, ang resort, nasa gitna pala ng Chocolate Hills sa Bohol. Pinupo na tuloy ito ng marami. Lalo't ang Chocolate Hills, deklaradong protected area at National Geological Monument noong 1997 ni Noy Pangulong Fidel Ramos. Kabilang din ito sa mga Global Geopark ayon sa UNESCO. Kaya tanong ng marami, paano na ipatayo roon ang resort? Sa Senado, naghain ng resolusyon ng Senate Tourism Committee para imbestigahan ito. Gusto nitong pagpaliwanagin ng DENR, mga sangay nito at ang mga lokal na pamahalaan kung bakit ito nabigyan ng permit. Ayon sa sangguniang panlalawigan ng Bohol, pinaimbestigahan na nito ang pagtatayo ng resort sa bahagi ng Chocolate Hills na sakop ng bayan ng Sagbayan. Bagamat sakop ng pribadong lote ang mga struktura, ayon sa Bohol Provincial Government, may mga batas na naglilimita sa kung ano ang pwedeng itayo rito. We have already sent our recommendations and requests to the DENR to hold in abeyance or to stop any construction within the protected area. As of now, we have not received any official written comments or feedback from the DENR. And so with the result of their investigation regarding the Captain's Peak Resort. Sabi ng DENR, kung natituluhan ang bahagi ng Chocolate Hills bago ito ay deklarang protected area noong 1997, kikilalanin daw at irerespeto ang karapatan at interes ng pribadong may-ari. Pero pwede raw patawan ang lugar ng mga pagbabawal at regulasyon sa kung paano ito gagamitin at ide-develop na ide-detalye sa Environmental Impact Statement bago pa ito isyuhan ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Sa kaso ng resort, ayon sa DENR, inisyuhan na ito ng closure order noon pang September 6, 2023 at notice of violation itong Enero dahil walang ECC. I-inspeksyonin daw nila ang lugar para ipatupad ang closure order. Under the local government code, it's the municipal government that has the primary duty to issue the cease and desist order also and maybe a closure order. Kasi sila din ang nag-issue sa building permit and the mayor's permit. The governor sa provincial government, we can do our supervision making sure na na-enforce talaga ng municipal government ang batas. Ayon naman sa Department of Tourism, hindi accredited at wala ring application for accreditation ng resort sa kagawaran. August 2023 pa raw sila nagpahayag ng pagkabahala at nakikipag-ugnayan sa Kapitolyo ng Bohol kaugnay ng issue. Patuloy pa rin hinihinga ng panayam at pahayag ng GMA Integrated News ang may-ari at pamunuan ng naturang resort. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Kaunay ng kontrobersyal na resort na yan sa gitna ng Chocolate Hills, makakasap natin si Ginoong Felito Pon, Municipal Information Officer at Executive Secretary ng Office of the Mayor ng Sagbayan, Bohol. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo, opo. Sir Arnold. Ito po ang tanong ng marami, bakit po nakapagpatayo at nakapag-operate ang resort na yan sa Chocolate Hills? Ano po naging basehan para mapayagan po yan? Marami pong isa pong malaking proseso iyan. It started, I think, in 2018 po. Nagkaroon ng applications po dito at nire-refer po natin iyan sa Protected Area and Management Board kasi nasa protected area po ang isang proposed establishment po. Opo. Sa ngayon ho ba, kumpleto na yung pagtatayo yan, yung construction, o tuloy-tuloy pa rin po? Merong ongoing
construction. Tapos kahapon lang namin nalang palang closure, temporary closure order yung DENR. Pero sabi po ng DENR, may closure order na po sila September 2023 pa ho. Yeah, kahapon lang namin nalaman kasi walang binibigay sa amin na finalist copy ng closure order, yung temporary closure order na sinasabi. Mm-hmm. So hindi namin talaga alam na meron na palang temporary closure order. Mm-hmm. Dahil if alam namin yung temporary closure order, ay sa application na for renewal, ay hindi na po maririn. Mm-hmm. Mr. Pond, sa kabila ho ng protected areas po ang Bohol at kinikilala pa ng United Nations, ilang porsyento ho ba rito ang nasa pribadong titulo? Sa around the area po? Opo, sa Chocolate Hills po. Kasi sinasabi na bagamat protected areas po ito, titulado daw ito at pag-aari ng mga pribado. Totoo po yun. And it was a titled land back in 1996. Si former President Fidel Valdez Ramos pa ang nag-issue ng titulo na yan. Opo. Pero binabanggit ito, kung 1996 na issue po na ito'y protected areas, sinasabi ho nung may-ari, no, na kapatid, tama ho ba kapatid ng administrador na si Julieta Sablos? Administrator pa rin ho ba si Miss Julieta Sablos? Siya yung parang manager po ng Captain's Peak. Opo. Kung 1996 o 1997 protected areas, ang titulo po ng Captain's Resort ay nakuha lang po 2005. O kasi parang binibinta ata ng may-ari doon kay Mr. Edgar Buton, yung may-ari ng Captain's Peak. Opo. Nakapatid po ni Administrator Julieta Sablos, tama ho ba? Yeah, totoo po yan. Oo nga. So, kung protected areas nga po ng 96-97 under FBR administration, bawal ho magpatitulo after hudan, di ba? 2005 ho sila nakakuha ng titulo. Certificate of transfer ata ang kasi meron na talagang original title, ina-award iyan doon sa original na owner. Tapos ibininta iyan. Nako. Na yun. At hindi namin saklaw iyon dahil it's between the di sila kayo nag-issue ng certificate of title. Opo. So, Mr. Pond, kumpleto ho sila sa lahat ng permiso, galing din ng DENR, kaya ho nakapagtayo sila dyan ng resort? Meron silang protected money board resolution sa 2018, tapos meron din namang sa 2022 pambiti resolution endorsing the approval of the resort. Di nila ini-endorse doon naman sa DE. Opo. So ngayon pong araw na ito, sarado po yung resort? Meron ho pong patupad iyon at sa amin naman sa LGU, magiging marirevoke ni yung business permit nila. So may kapangyarihan kayong bawiin po yung permiso? Incumbent upon the issue committee. Pag merong tax nilabag, kapangyarihan po yung LCE natin, yung local chief executive, na bawiin o i-cancel yung business pag merong nilabag. Okay. Mr. Pond, bukod sa resort,
Pakikumpirma po itong daan patungo ng Barangay Canmano na nasimot na raw yung ilang bahagi ng Chocolate Hills para bigyan daan ito. Natuloy ho ba yung proyektong yan? After investigations ng Sangguniang Panlalawigan ng Bohol, joint hearing po iyon ng tourism at saka environment, at nandoon naman kami doon umaten. Opo. Ito yung Provincial Environment and Natural Resources Officer. Kinukorrect natin yung wrong impression kasi yung kalsada na iyon, existing na po iyon, wala pa ang Captain's Peak. Opo. Bali, it's a barangay road network connecting Libertad Norte and Barangay Canmano po. Existing na po iyon. So, kailangan sirain ang Chocolate Hills para makagawa ng daan? Hindi naman po sinira. Wala pong sinira. Oh. Ang ginagawa po noon, back last year, ay ginawa natin parang rehabilitation, repair. Kasi merong request ang barangay. Opo. So ngayon, buo na po yung access road na gawa na? Pinahinto ng DNR, ng PNRO. Okay. At sumasayon po natin. Okay. At nire-rectify din kung ano yung rehabilitation. Okay. Mr. Pon, bukod sa resort, dito sa istruktura ng daan, ano pa ho mga construction ang nagagano po dyan sa Chocolate Hills? Ongoing construction sila pero pinahinto na natin. Ano yung po yun? Function hall nila. Ano po? Yung function hall nila, kapon na natin kahapon. Kahapon lang? Kahapon, pinahinto. Kasi hindi kami nakatanggap ng temporary closure order from DENR. Ah, okay. So, only through the social media yesterday na nalaman namin na meron na pala. Last year pa pala. No? So, dapat sinabihan kami, binigyan kami ng kopya ng temporary closure order para naman na maagapan. Okay. Bukod dun sa function hall ng resort, meron pa ho bang ibang construction po dyan? Meron ng ibang mga, like mga cottages dyan. No? Hindi, bukod ng function hall, opo, na pinahinto natin. Hindi, bukod po dito sa resort na ito, may iba pa ho ba na nagaganap na construction po dyan sa Chocolate Hills? Wala na po. Wala na. Kasi may impormasyon kami, may nag-apply daw para sa zip line. May nag-apply zip line. Opo. Baka sa ibang bayan. Na may Chocolate Hills din. It's scattered actually to 3 or 5. Opo. 45 municipalities ang on total ata yan. Okay. So malinaw po, Ginoong po, na kahit protected areas ito, yung mga pribadong may-ari ng mga dyan sa paligid na lupa ng Chocolate Hills, maaari po magsagawa ng kanilang gusto. Pero limitado po sa mga, ika nga, utos ng LGU. Opo, kasi regulated, meron pong restrictions. Kahit titular yan, dapat susunod ang mga pribadong sektor sa panuntunan ng DENR. At kahit titulado pa yan, may mga restrictions and regulations pa rin na kailangan sundin nila. Maraming salamat po, Pelito Pon, Executive Secretary ng Office of the Mayor ng Sagbayan, Bohol. Ingat po. Dumating na si Pangulong Bongbong Marcos sa Prague, Czech Republic kanina para sa kanyang state visit. Nagaling ang Pangulo sa Berlin, Germany. Bago umalis sa Berlin, sinabi ng Pangulo na tinanong siya ni German Chancellor Olaf Scholz
tungkol sa imbestigasyon ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipiniliwarag ng Pangulo kay Chancellor Scholz ang posisyon ng Pilipinas sa ICC. I explained to him many times over our concerns with the jurisdiction of the ICC in the Philippines and why it is why we are not recognizing that jurisdiction. I also went further and said we have actually completely changed the concept of the anti-drug campaign. In my view, the enforcement can only take you so far, and we have taken it as far as we can, and maybe in the opinion of some, we've taken it beyond. Ipinakita naman ni Pangulong Marcos ang listahan ng mga meeting niya sa Berlin matapos sabihin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na namamasyal lang daw si Pangulong Marcos tuwing bumibiyahe abroad. Hindi naman nagkomento si Pangulong Marcos sa iba pang sinabi ni dating Pangulong Duterte dahil hindi raw niya ito maintindihan. Si Marcos, pasyal na lang yan. Ito yung schedule ko. Saan yung pasyal? This is my schedule. Where's the paseo? Wala. You know, yung kasama nyo kami, you know, we don't make pasyal. Bukod sa kakulangan ng supply sa tubig ngayong may El Nino, problemado rin ang mga magsasaka sa Luzon sa mga peste sa kanilang mga taniman. Ayon sa mga magsasaka sa Pampanga, inaatake ng mga peste, particular ang mga brown plant hopper, ang mga palayan sa bayan ng San Simon. Dumami raw ang peste dahil sa init ng panahon. Nasa 58 milyong piso na ang halaga ng pinsala ng El Nino sa probinsya ayon sa Office of the Provincial Agriculturist. Sa Lipa, Batangas, 5 barangay na may maisan ang apektado ng mainit na panahon at ng pag-atake ng mga peste. Kabilang dyan ang barangay Lumbang, Dagatan, Pinagkawitan, Pusil at Marawoy. Ayon sa City Agriculturist, nakanda na ang mga ayuda para sa mga magsasaka. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang lungsod sa Department of Agriculture para sa solar-powered irrigation na makatutulong sa mga magsasaka. Inaatake naman ang mga pesteng fall armyworm ang mga tanim na mangga sa ilang bayan at lungsod sa Pangasinan. Para maibsan ang epekto nito, gumagamit ang mga pesticide ang mga mango farmer doon. Sabi ng Provincial Agriculturist Office, mabilis kumalat ang mga fall armyworm kapag mainit ang panahon. Star-studded ang premiere night ng pinagbibidahang pelikula ni Jasmine Curtis Smith na 3 Days, 2 Nights in Poblacion. 5 years tayong hindi nakita. Kasamang rumampas sa red carpet ng asawa ng asawa ko star na si Jasmine ang co-star niya sa film na si Barbie Imperial. Present din sina Vina Morales, Beauty Gonzalez, J.M. de Guzman, at Enchon D. Full support naman kay Jasmine ang kanyang co-star sa GMA Prime Series na asawa ng asawa ko na sina Lizelle Lopez at Martin Del Rosario. Ito ang pangalawang pelikula ni Jasmine kay Direk R.C. de los Reyes. Miss you, Direk R.C. The new It Place, the new party area. Kaya na-excite akong ipakita to sa mga Gen Z din and even millennials and non-millennials, lahat ng generations because all of us go through our party stages and all of us may kalokohan with our best friends. Pirma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang inihintay para maisabatas ang panukalang nagtataas ang allowance ng public school teachers. Ito'y matapos ratipikahan ng Kamara at Senado ang Kabalikat sa Pagtuturo Act. Naplansya na riyan ang magkakaibang probisyon ng Senado at Kamara. Ayon kay Senador Bong Revilla, na principal author ng panukala, mula sa 5,000, magiging 10,000 na ang teaching allowance. Oras na maging batas, matatanggap na ng mga guro ang allowance sa 10,000 piso sa susunod na taon. Mamamalengke, heto po ang presyo ng iba't ibang klase ng bigas sa mga pamilihan sa Metro Manila. Ang local commercial rice, 56 pesos hanggang 66 pesos ang presyo ng special kada kilo. 56 o 50 pesos hanggang 61 pesos naman kada kilo ang premium. Ang well-milled rice naman, 45 pesos hanggang 58 pesos per kilo. At ang regular milled ay nasa 50 pesos kada kilo.
Para naman po sa imported commercial rice, 57 pesos hanggang 67 pesos ang presyo ng special. Ang sa premium, 50 pesos hanggang 65 pesos naman ang presyo. 50 pesos hanggang 58 pesos ang well-milled rice. At ang regular milled, nasa 48 pesos hanggang 51 pesos ang kada kilo. Pasok ba riyan ang presyo ng bigas sa Blumentritt Market sa Maynila? Alamin na natin sa unang balita live ni James Agustin. James, good morning! Maris, good morning. Sabi nga nila, kanin is life. Kaya ngayon bumaba ang presyo ng bigas, hindi lamang yung mga nagtitinda niyan ang masaya maging mga kapuso nating mamimili. Mabibili sa 49 pesos hanggang 50 pesos kada kilong regular milled rice sa pwestong ito sa Blumentritt Market sa Maynila. Naglalaro naman sa 52 pesos hanggang 54 pesos ang kada kilo ng well-milled rice, depende sa klase. Ayon sa mga nagtitinda, dalawang linggo na bumaba ang presyo ng bigas. Isa ngayon, may nabibili na silang mura, masaya na sila. Yung budget nila, medyo na-stretch pa dahil nga may mura nabibili. Ngayon, sa aming mga nagtitinda, maganda rin yun. Kasi marami kang nagiging beta sa maghapon. Tinahanap talaga ng karamihan ng tao yung mura mababang bigas. Sabi ng Department of Agriculture, asahan na ang patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas sa mga pamilihan. Ngayong kasagsagan ng anihan, maaari pang araw bumaba sa 45 pesos hanggang 48 pesos ang kada kilo nito. Malaking bagay para sa mga mamimili tulad ni Annabel na may karinderya sa Tondo. Kalahating kaban kasi ng bigas ang nauubos sila kada araw. Mas maganda na yung tubo namin kaysa dati na talagang ang tubo mo, hirap na hirap ka. Kasi hindi mo naman pwedeng i-maximum yung taas ng kanin. Kung ano lang yung dapat, yun lang. Kasi pangmasa eh. Kailangan natin pangmasa. So mas okay sa amin yan. Si Arnold naman na may parisan, inilalaan sa ibang bilihin ng natitipid sa bigas. Hindi rin po kasi ako dumaas pa eh. Sa isang order ng kanin ko, 10 piso pa rin, extra rice. Eh marami na rin kalaban po kasi yung iba, mga anli. Kaya hindi rin ako tumataas. Napupunta rin po sa iba kasi yung ibang bilihin po mahal eh. Baka iikutin mo lang, babadgetin. Inaasahan ng DE na papalos sa 9.16 million metric tons ng bigas ang aanihin ngayon dry season harvest mula Marso hanggang Mayo. Sa ngayon kasi umaani pa, so may nakukuha pa kami ng mababang bigas. Sana nga patuloy yung bumaba para maibaba pa rin namin yung presyo ng kanin. Kasi from 10 naging 12, ngayon 15. Samantala, Maris, mabibili naman yung imported rice dito sa Blumentritt Market. Mula po yan sa 60 pesos hanggang 64 pesos per kilo. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Tinatayang mahigit 4 million metric tons ng bigas ang aangkatin ng Pilipinas ngayong taon base sa projection ng U.S. Department of Agriculture. Dahil daw yan sa kakaunting ani, lalo pat ektaryang palayan na ang natutuyo dahil sa epekto ng El Nino sa Pilipinas. May unang balita. Si Bernadette Reyes. 1.31 billion pesos. Ganyan na kalaki ang pinsala sa agrikultura ng El Nino, kabilang ang 14,000 hectares na palayan ayon sa Department of Agriculture. Ang pangamba ng Federation of Free Farmers Cooperative, lumaki pa yan, lalo't ang apektado ay ang mahalagang production area sa bansa. Yung pong mga areas na tinamaan so far, Western Visayas, especially Iloilo Province, yan po yung rice granary ng Region 6. Datu Mindoros, Occidental and Oriental, ito po yung palay basket ng Mimaropa. Sa tayangan ng United States Department of Agriculture, aabot sa 4.1 million metric tons ang aangkating bigas ng Pilipinas ngayong taon dahil sa mas kakaunting ani mula sa mga local farm. This is the highest so far in our history. It was 3.8 or 3.9 last year. So mataas. Ibig sabihin noon, may impact talaga yung El Nino sa atin. Pero hindi raw nababahala ang DA. Kahit may mga projections ang USDA, hindi naman normally nangyayari yung ganun. Again, coming from last year na medyo malaki yung binaba, 300,000 metric tons versus dun sa kanilang original projection. Hindi pa raw masabi ng Department of Agriculture kung gaano karaming palay ang naaani na ngayon dahil kasi simula pa lang ng harvest season. Pero inaasahan nilang aabot sa 9.6 million metric tons ang maaaning palay ngayong dry season, mas mataas kumpara sa parehas na panahon noong nakaraang taon.
Ito ang unang balita, Bernadette Reyes, para sa GMA Integrated News. Patuloy po ang investigasyon sa National Food Authority kaugnay sa umano'y pagbebenta ng bigas ng palugi sa mga pinaburang rice trader. Kaugnay niyan, makakausap po natin sa Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Marie, sa lahat na nakikinig at nanonood. Magandang umaga po. ASEC, una po sa lahat, may usad na po ba yung pag-iimbestiga sa NFA? Maris, ongoing, tuloy-tuloy pa rin yung investigation ng tatlong panels, yung sa Ombudsman, yung sa Internal Audit Service namin, at doon pa sa isa pang grupo na kinireate ng ating Secretary Chu Lauren Jr. Mm-hmm. Pero natukoy na po ba kung bakit palugi yung benta nila ng bigas? Ito ay kasama doon sa iniimbestigahan at sinisiyasa. Napakarami, as far as back as 2019, yung tinitingnan natin ng mga dokumento at mga datos. Ang sinasabi po ng Ombudsman, sa lalong madaling panahon, nais po nilang malaman kaagad ano, yung resulta nitong investigasyon. Meron po ba tayong time frame para rito? Walang binigay na specific timetable yung ating kalihim, bagamat alam nila yung importance, kahalagahan nitong pagsisiyasat na ito. So inaasahan namin kagaya sa Ombudsman, sa loob ng madaling panahon ay magkakaroon ng resulta yung kanilang ginagawang pagsisiyasat. I understand, ongoing pa po yung investigation, pero natukoy na rin po ba yung sinasabing pinaburan umanong mga trader na pinagbentahan ng NFA na bigas? Kasi meron po akong nakitang listahan at nakasaad po doon yung ilan sa mga kumpanya nung pumunta po sa NFA si mismong Ombudsman Samuel Martires. Base sa mga dokumento na meron tayo sa National Food Authority, identified naman at naibigay yung mga papel nito sa Ombudsman doon sa aming internal audit. Kung sino-sino sila. Identified sila, Maris. Gaano karami po, sir, if you can mention? ASEC? Alright, mukhang naputol po ang ating linya ng komunikasyon kay Assistant Secretary Arnel De Mesa. Susubukan po nating balikan si ASEC maya-maya lamang po. Mga life-threatening cases muna ang kayang i-accommodate ng emergency room ng Philippine General Hospital matapos ang sunog kahapon. At live mula sa Maynila, may unang balita, si Jomer Apresto. Jomer, anong latest? Ivan, nandito ako ngayon sa labas ng Philippine General Hospital. Sabi ng pamunuan nito, limitado ngayon ang operasyon ng kanilang emergency room dahil pa rin sa nangyaring sunog kahapon. Sa panayam ng GMA Integrated News ngayong umaga kay Dr. Jonas Del Rosario, tagapagsalita ng PGH, limitado raw ang operasyon ng ER dahil sa dami ng mga pasyente na naipon mula kahapon. Dahil nga rito, tanging mga life-threatening cases muna ang kanilang kayang i-accommodate. Posibleng maibalik daw sa normal ang operasyon ng ER mamayang tanghali. Ayon pa kay Del Rosario, nakabalik na rin sa kanilang room assignment ang nasa 173 pasyente mula sa Ward 1 to 4. Sila yung mga pinaka-apektado ng sunog kahapon na nagsimula dakong alas 3 ng hapon. Nagumpisa raw ito sa audiovisual room ng Department of Medicine. Nakunti naman ang sunog pero pumasok ang usok sa mga nabanggit na ward kaya kinailangang ilipat ang mga pasyente. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog at tumagal ng isa't kalahating oras bago tuluyang naapula dakong alas 4:30 ng hapon kahapon. Sabi ng BFP, umabot sa 1.4 million pesos ang halaga ng napinsalang ari-arian. Samantala, Ivan, nakatakda namang maglabas ng update mamaya ang PGH kaugnay pa rin sa nangyaring sunog. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Aprobado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang Resolution of Both Houses 7 na laing amyendahan economic provisions ng konstitusyon. Nakasaad sa RBH 7, pinapayagan ito ang mas malaking partisipasyon ng mga dayuhan sa pagninegosyo sa public utilities, edukasyon at advertising. Target ng Kamara na aprubahan ang RBH 7 sa ikatlo't huling pagbasa bago sila mag-Holy Week break sa March 23. Kapag naman naaprubahan na rin ng Senado ang counterpart bill nito na Resolution of Both Houses No. 6, dadaan ang mga panungkalang constitutional amendments sa isang plebisito. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.